Pupurihin siya ng lahat ng tao, hari at prinsipe, lahat ng pangulo. Mabait lalaki, mga kabataan, matatandang tao at kaliit-liitan. Sa ngala ni Yahweh, magpuri ang lahat. Ang kanyang pangalay pinakamataas. Sa langit at lupa ay maluwalhating ganap. Siyang nagpalakas sa sariling bansa, kaya pinupuri ng piniling madla. Ang bayang Israel, mahal niyang lubha, purihin si Yahweh. As with gladness men of old, in the guiding star he hold, as we join the elders light, leading onward, beaming bright, so most gracious Lord may we evermore be led to thee. As we joyful steps they spend to that lowly manger bed, there to bend the knee before him whom heaven and earth adore. So may we with willing feet ever seek the mercy as they offer gifts most rare at that manger rude and bare. So may we with holy joy, pure and free from sin's alloy, all our godly treasures bring Christ to thee, our heavenly King. Holy Jesus, us in the narrow way, and when earthly things are past, bring our ransomed souls at last, where they need no star to guide, where no clouds thy glory hide. Puno po, Panginoon, ang kagalakan ng aming mga puso sa aming pagsamba sa umagang ito. Tunay, Panginoon, na ikaw lamang dapat naming papurihan at salamatan. Sa iyo namin, Panginoon, ilalaan ang aming mga oras ng pananambahan. At dalangin namin, Panginoon, na mangusap ka sa bawat isa sa amin. Nawa, Panginoon, ang aming mga papuri at pasasalamat ay maging karapat-dapat sa iyong banal na harapan. Dalangin namin, Panginoon, na sila na mananambahan pa ngayong umaga. Dalhin mo po sila ng maayos at ligtas sa anumang kapahamakan. Dalangin din namin, Panginoon, na ang aming mga awit ay makarating diyan sa iyong banal na sinapupunan, Panginoon. Sa iyong pagdata sa aming mga buhay, nawa, Panginoon, ay patuloy naming madama ang diwa ng Pasko sa araw-araw, lalo na sa araw na ito na nilaan namin para sa iyo, Panginoon. Sa iyo ang paburi at pagsamba sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Kayo po ay saglit na makakaupo. Purihin po ang Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Katulad po ng pagsikat ng haring araw, ang di matatapos na init na binabahagi po nito at maging ang liwanag na dumadampi sa bawat halaman, sa bawat nilikha ng Diyos, ay nagpapahayag ang Panginoon na talagang hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Kahit ang ating pagsasama-sama ay pagpupuri, pagpapasalamat
sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Ayan. Yung pong ating mga kabataan ay nasa Christmas Institute pa. Ano ho? Kaya patuloy nating silang ilapit mamaya sa ating pastoral prayer. Pati na po natin ang lahat po ng mga nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan at anibersaryo ng kasal. Ngayong araw pong ito ay birthday ni na Daniel Gonzaga, Angelina Atienza, Louie Clarissa Dumagit, Micaela Faith Villanueva, Isabel Javier, Reverend Romeo Sulabo at Sharon Singh. Palapakan natin sila mga kapatid. Bukas po, December 29, birthday ni na Melody Gosum, Erika Irene Ramos, Diana Des Cesante, Jan Matthew Jose at Angeline Simbahon. Palapakan natin. Sa araw po ng Martes, December 30, Rizalino De Leon, Josie Aguilar, Jerome Mendoza, Milagros Pelizardo, Reverend Annalisa Kabangan at Aida Martinez. Kaya holiday po ng 30 mga kapatid, wala akong pasok yun talaga. December 31, Julie Rose Benavides, Ian Marco Aguilar at Milagros Inquito. Sa bagong taon, A1 ng Enero, Virgilio Cruz Sr., Aileen Ansay, Armelinda Crisostomo, Rina Catherine Legaspi, Merlinda Hontilano, Rowichi Dison, Baby Jane Bernardino at Arnel Doctolero. Sa atres, Belia Amor Ampon, Marta Aguilar, Angeline Cayetano, Marco Angelo Pelizardo, Chris Joshua De Leon, Sandra Sioson at Ivan Ramirez. Sa A4, Jericho Hontilano, Bridget Dave Salangsang at Sherin Ann Ramos. Mabatiin po natin ang lahat ng mga nagdiriwang naman ng kanilang anibersaryo ng kasal. December 28, ngayong araw na ito, Godofredo and Luz Esguera, Annalyn and Rolando Mijares, Joel and Lulu Rayos del Sol, Lope and Monica Francisco, Chito and Christy Esguera, Girly and Liberty Baltasar. Sa December 29, Benjamin and Girly De Leon. Sa 30, Jeffrey and Sharon V. Mendoza, Raul and Teresita Cruz, Orly and Ramsey Met Josep, Alvin and Rachel Luz Cruz. Sa bagong taon, Edmundo and Maria Luisa Flores, George and Jennifer Sumalpong, Romel and Gladys Iris Victorio. Sa January 2, Leonardo and Lillian Carrion. January 3, Emerlito and Gorgonia Ruiz. January 4, Gilbert and Vivian Yupanco, Jerry and Merly Defensor at sina Joel and Rowena De Leon. Palapakan po natin silang lahat at magsitayo ang lahat. Awitan natin sila ng Count Your Blessings. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Amen! Tayo po'y magpatuloy sa mga awit ng pagpupuri. Magandang umaga po sa ating lahat. Batiin po natin ang bawat isa habang dinedeclare yung kabutihan ng ating Panginoon sa mabuhay natin. He who began a good work in us will be very faithful to complete it in us. He who began a good work in you. Yeah.
we trust in your promise that you will complete the life you started in us, Lord. Napakabuti mo. Maraming salamat, Lord. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang nalang niya, lahat ang nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang nalang niya, lahat ang nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Ang nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko'y magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ang nilikha. Napakabuti nga, napakabuti nga, napakabuti nga ng ating Diyos. Yes, Lord, napakabuti mo sa aming mga buhay, Lord. Kaya ngayong umaga, Lord, tanggalin niyo po lahat ng aming iniisip, tanggalin niyo po aming lahat ng nararamdaman, Lord, kasi it's all about you, Lord. Pumunta kami ngayon dito para po i-worship kayo, Lord, para po magpasalamat sa lahat ng blessings na binigay niyo sa buhay namin, Lord. We want to lift your name up on high, Lord. Yes, Lord. Jesus, God's righteousness revealed. The Son of Man, the Son of God, His kingdom comes. Jesus, redemption sacrifice, now glorified, now justified, His kingdom comes. And this kingdom will know no end, and its glory shall know no bounds, for the majesty holiness displayed.
Minsan pa po natin palakpakan ang ating Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan. Purihin ang ating Panginoon na tayo po ay narito ngayon. Maging sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo at sa iba't ibang panig ng Pilipinas, kayo po ay patuloy natin welcome at nawa ay patuloy niyong maranasan din ang mabiyayang pagsamba kasama po namin. Para po sa ating ilang mga pahayag, patuloy po nating isama sa ating mga panalangin, siyempre yung ating mga kapatid na dumaraan pa rin po sa karamdaman ng buhay, maging yung ating mga elderly. At kasama po dyan, maging yung mga bata na dumadanin po sa karamdaman, lalo tigit ngayon na malamig ang panahon, pagkatapos marami na po ang mga pulbura na umaamoy sa ating paligid at ating pong ipanalangin na sa ating pagdiriwang ng medianoche. Instead na tayo ay magpaputok at makakontribute sa pollution, tayo po ay magpuri, umawit sa ating Panginoon. At bilang pamilya, tayo po ay sama-samang manalangin at italaga natin ang year 2015. At dahil po dyan, bahagi ng ating pagsalubong sa bagong taon, tayo po ay mayroong papel. Hindi lang po tayo, wala po tayo dito ngayon, pero sa ating pong pagsalubong, magdala po tayo ng ating ballpen. Meron po tayong papel na ipipil upan at yun po ay my dream in 2015. Nagusto natin lahat ng mangyayari sa atin ngayong darating na bagong taon na katalaga po sa ating Panginoon. Para ito ay maging matagumpay at lalo tigit na maranasan po natin ang kanyang pagpapala. At sa iba po nating mga pahayag, una, ang atin pong mga kabataan, yung high school natin, sa second week po, starting January 11, 2015, ay meron na po silang sariling Sunday school na pangungunahan po ni Teacher Arlene. So yung ating mga anak na ages 13 pataas ay atin pong encourage na maagang dumating, katulad ng ating mga adult,
para po sa kanilang Sunday School. At patuloy pa rin pong manawagan ang ating Centennial Committee, lalo digit ng ating Fundraising Committee. Yung hindi po po nakaka-avail ng ating mga souvenir items na pwede nyo pong ipamigay pa rin kasi ang ating pagdiriwang naman ng Kapaskuhan ay araw-araw, actually hanggang January 6 yung ating nakalaan po para sa ating mga pagbibigayan sa diwa ng Kapaskuhan. Eh, pwede po po kayong bumili ng mga souvenir items natin sa maliit lamang na halaga na makakatulong pa po tayo para sa ating fundraising. Gayun din, palaala po sa atin yung ating alkansyang bahay na inasahan po natin sa 2015 sa April. Eh, meron na pong pundasyon at meron na maitatayo na dalawang retirement home. At gayon din yung ating mga kabataan, patuloy nating isama sa ating manalangin. Bukas po ba ang kanilang uwi? Bukas after lunch po at ating ipanalangin ang patuloy pong pagtatagumpay ng Christmas Institute. Para naman po sa ating preparation, sa ating UMC Doc EGR, ng ating mga music ministers, ang ating pong Praise God Choir, kasama ang iba pang choir, ay meron po pong gagawing pre-encounter sa December 30. At syempre po yung ating encounter God Retreat, January 1, 2, and 3. Wala po kayong makikita na ating mga kapatid na music ministers na nandito. Syempre kami rin po, dahil kami po ay sama-sama doon sa Our Face Conference. Ito po ay stay-in incubated days po ito para sa kanila. Para patuloy na mahubog sa pagiging disipulo ng ating Panginoong Jesus. Sa January 5 to 7 naman po, yung Alab Sigla. At the same time, kasabay po sa Baguio, ay ang Aldersgate, January 5 to 8. Patuloy natin silang isama sa ating panalangin. At ang ating pong UMW ay nalabagan din in advance sa January 10 para po sa kanilang More Fun Walking with Jesus for a Cause. At Tabitha Fellowship sa January 12, 2015 po yan. So patuloy natin yung isama sa ating pong mga panalangin. Ang ating pong kamanggagawa, si Pastor Orly, ay hindi natin kasama ngayong buong linggong ito dahil siya po ay nasa Cebu, kasama ang kanyang buong sambahayan. Ngayon tayo po ay dumako sa ating diwa ng ating manalangin. Mapagmahal naming Diyos Ama, nagpapasalamat po kami sa araw na ito. Niloob po ninyo na kami ay muling magkatipon sa inyong pangalan. Inadalangin po namin sa inyo ang patuloy na kagalingan po ng aming mga kapatid na may mga karamdaman, katulad po ng mga bata Panginoon, katulad po ni Gavin na nagpapatuloy sa kanyang pagpapagaling. At maging iba pa pong mga bata aming Diyos na bunga po ng panahon at gayon din ang nangyayari sa aming kapaligiran, sila po ay nagkakaroon ng mga karamdaman. Dalangin namin ang iyo pong pagpapagaling sa kanila at patuloy na mag-activate po masigit pa ang kanilang mga immune system upang mapagtagumpayan ang anumang uri ng karamdaman. Maging po ang aming mga elderly na dahil sa kanilang edad at iba po ay nakarating na din sa bining ng karamdaman, ang patuloy pong kagalingan, Panginoon, maranasan po nila. At sa kabila po na hindi namin sila nakakadaupang palad, ma-enjoy pa rin po nila, Panginoon, ang mga panahong ito ng pagdiriwang, ng pagsilang na iyong bugtong anak, gayon din ang pagsapit po na isang panibagong taon. Nadalayan po namin sa iyo ang lahat ng mga programa ng iyong iglesia. Kasama po dito ay ang programa para sa mga kabataan na ngayon po ay ongoing ang Christmas Institute. Dalangin namin tomorrow, Lord, sa kanilang pag-uwi. Baon po ng mga kabataang ito ang patuloy na malalim na pagtatalaga at pagtugon sa iyong pagkatawag sa kanilang buhay. Samahan po ninyo sila. At ganyan, Panginoon, ang bahagi po ng discipleship program na iyong iglesia na kung saan mag-undergo po na downloading pre-encounter at lalo tigit sa January 1, 2, and 3, ang Encounter God Retreat, na ito po'y bahagi ng proseso ng discipleship program. Lord, amin dalangin, may handa niyo po ang bawat isa sa ganitong diwa. Nadalangin din po namin, lalo higit na mahubog sa diwa pa ng paglilingkod ang bawat isa. At ganyan, Panginoon, yung pong Alam Sigla at disenyo yung Aldersgate sa Baguio,
ito'y maging daan upang lalong hit na maging malalim din ang pagtatalaga ng bawat isang iyong mga anak, ng iyong mga lingkod sa pagkatawag po ninyo. Aming Diyos, sama mo po ang bawat gawain ng iyong iglesia. Dalangin namin ang ini-aim po na makapagpatayo ng retirement home para sa mga retired workers. Ang iyong iglesia, Panginoong ito, na sa kanyang pagdiriwan ng kanyang sentenaryo, ay nagnais po at nag-envision ng ganitong tahanan para sa mga retiradong manggagawa. Dalangin namin, Lord, na patuloy i-bless mo po ang bawat isang iyong mga anak na sila po ay patuloy na makatugon sa ganitong panawagan ng pagkakaloob, especially po yung alkansyang bahay na ito po ay patuloy na mahulugan at makatugon po sa pangailangan upang makapagpatayo. Dalangin din namin ngayon pa lamang ang lahat po ng gawain sa January. Matigit, Panginoon, gayon din sa mga dating pang buwan ng paghanda para po sa George Conference, sa DC Conference, sa Annual Conference, kung saan dito po ito i-hold, Panginoon, ang iyong iglesia. Amin dalangin na samahan mo po ang bawat preparasyon gagawin. And ganyan din, nalalangin namin ang bawat pangangailangan na provision po sa financial na kalagayan. Nagtitiwala kami na kayo po ang magkakaloob ng lahat ng ito. Ganyan din, dalangin po namin sa inyo, maging Panginoon ang iba't ibang programa sa diwa ng pag-aaral. Ganyan din, Panginoon, ang paaralan sa kanyang dalawang o tatlong retreat, Panginoon, na gagawin ng preschool, elementary, and high school department. Samahan niyo po ito. Samahan niyo po ang iyong mga lingkod upang higit na makatugon, upang mahamon ang buhay ng mga mag-aaral sa pagtatalaga ng buhay sa inyo. Ganyan din, aming Diyos, sinadalayin po namin sa iyong bawat mission areas. Particular, Panginoon, sa Pandan Antique, ang iyon na katalaga magagawa doon, ang aming kapatid na Nilo Cosicol, mightily gamitin mo po siya. At ang mga nagdanais din, Panginoon, makatugon sa diwa ng pagmimisyon. Nadalanin po namin sa iyo ang lahat ng iyong mga lingkod. Simula, Panginoon, sa aming mga obispo, sa aming mga district superintendents, mga pastor at chakonisa, ang mga lay missionaries sa iba't imandako, ang bawat laiko, Panginoon, simula sa mga bata hanggang sa may pinakamay edad na gulang, samahan niyo po ang bawat isa. At hindi ng aming bansa, Panginoon, pangunahan niyo po ang aming Pangulo, ang kanyang buong gabinete, ang lahat po ng nanunungkulan sa aming pamahalaan, mayroon mga pinakamababang katungkulan, pagharian niyo po ang puso ng bawat isa upang mawasak po ang espiritu ng korupsyon. Aming dalangin na ang umiral po ay ang patuloy na kalinisan sa paghawak sa anumang posisyon. Ang dalangin namin ang kabangyaman ng bayan, ang bansa ay patuloy na matungo po sa mga proyekto na makatutulong upang maiangat ang ekonomiya ng aming bansa at ng bawat isang mamamayang Pilipino sa kanilang kalagayan. Sila po na mga biktima ng iba't ibang kalamidad. Katagpuin niyo po sila. Ang dalangin namin, maging ang mga naghahasik po ng iba't ibang kaguluhan, di lamang sa aming bansa, maging sa iba't ibang panig ng mundo, wasakin niyo po ang kanilang evil plans. Ipahiya mo po, Panginoon, ang mga nagpaplano ng kasamaan. At ang iyo pong kapangyarihan ang mayaranasan din nila. Dalangin namin ang pag-iral po ng kapayapaan sa buong sandaigdigan. Pagharian niyo po ang puso ng bawat isang nilikha ninyong tao. Aming Diyos, sa gintong diwa ay aming pong inaangkin ang iyong pangunguna sa bawat sambahayan, sa bawat isang individual, at sa bawat karaingan na tiling ng iyong mga anak. Pakinggan mo po ang bawat isa. Ang lahat ng ito'y aming dalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Luha at may pasanin ang Kristo ko dadalhin. Aking alam na siya ay song.
buong kagalakan po natin ihandog ng ating mga kaloob para sa ating paggawain. Po'y manalangin. Narito po ang mga kaloob na ito, pakikisa at pakikibahagi ng inyong mga anak para po sa paggawain at upang lalong makilala at mahayag ang iyong banal na pangalan sa bayang ito. Pagpalain niyo po inyong mga anak sa ngalan ni Jesus. Amen. Samahan po ninyo ako sa pagbabasa natin ang banal na kasulatan mula sa Lumang Tipan sa Aklat ng Isaias, Kabanata 61, mga talatang 10 hanggang 62, mga talatang 3. At ang Jerusalem sa ginawang ito'y pawang malulugod, anaki dalagang gayak ay pangkasal. Siya ay parang dinamta ng kaligtasan at pagtatagumpay. Kung paano ngang binhi ay tiyak na tutubo at sisibol, gayon ang pagliligtas ni Yahweh sa bayang kanyang hinirang. Dahil dito, lahat ng bansa ay magpupuri sa kanya. Magsasalita ako para lumakas ang loob ng Jerusalem. Hindi ako tutugot hanggat hindi siya naliligtas. Hanggat ang tagumpay niya ay hindi nagliliwanag, na tulad ng sulo sa gabi, ang lahat ng bansa'y pawang makikita ang iyong tagumpay at mamamalas ang lahat ng hari ang iyong kadakilaan. Ika'y tatawag at bibigyan ni Yahweh ng bagong pangalan. Ikaw ay magiging magandang korona sa kamay ng Diyos, korona ni Yahweh na nakalulugod. Makipagbukas po kayo sa bagong dipan sa Epistula. Sa Aklat ng Galacia, sa Kabanata 4, mga talata pong 4 hanggang 7. Ngunit nang dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo mabibilang ng mga anak ng Diyos. Upang ipakilalang kay mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng espiritu ng kanyang anak nang tayo makatawag sa kanya ng ama-ama ko. Kaya't hindi ka na alipin kundi anak, sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Magsitayo po ang bawat isa sa pagbasa ng Ebanghelyo. Ang pagbasa ng Ebanghelyo sa Aklat ng San Lucas, Kabanatang 2, simula sa talatang 22, magtatapos tayo ng talatang 40. Gawin po nating sagutang pagbasa.
Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, sila'y pumunta sa Jerusalem. Dala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon. Sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon, mag-asawang bato-bato at dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalan ay Simeon, matapat at malapit sa Panginoon dahil sa katubusan ng Israel. Sumasa kanyang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nangdalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang inihingi ng kautusan. Siya'y kinalong ni Simeon, ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika. Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Namanghang ang matina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami. Kaya mahayag ang kanilang iniisip, dahil yan ang puso mo para sa tinarakan ng isang balaraw. Naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalay Ana, anak ni Fanuel na mula sa lipi ni Aser. Siya'y napakatanda na, 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa. Nang siya'y mabalo at ngayon 84 na taon na siya, lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit siya ng oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang may isagawa nilang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazareth, Galilea. Tayo pong lahat, ang batay lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ito ang mabuting balita ng ating dakilang Panginoong Jesucristo. Amen at amen. Beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living
Maraming salamat po sa awitin po ng ating koro. Muli, ako po ay bumabati sa inyo ng belated Merry Christmas. Bagamat araw-araw ay Pasko. Pasko sa ating puso sa TUMC. Ang aking pong teksto ay matatagpuan sa huling talata ng ating binasa sa Ebanghelyo sa aklat ng Lucas, Kabanatang 2. Ang talata po ay 40 na ganito ang sinasabi. The child grew and became strong. He was full of wisdom and God's blessing were upon him. Ang bata'y lumaking malakas, marunong at kalugudugod sa paningin ng Diyos. Ang titulo ng aking pong mensahe sa umagang ito ay Have We Changed? Tayo po ba ay nabago? Marami na raw ang pagbabago sa ating iglesia. Naniniwala po ako dito. Ipinagpapasalamat po natin ito sa ating Panginoon. Kapag may mga magagandang nababago sa ating iglesia, lagi tayong nagpapasalamat. Taon-taon naniniwala ako na mayroong ginagawa ang Diyos sa ating iglesia. Taon-taon naniniwala ako na mayroong pagbabago. Madalas kung tinitignan ang mga picture doon po sa bayan at tinitignan ko yung mga lumang iglesia at mga lumang mga picture po doon, nakikita ko po ang pagbabago. Madalas nakakausap ko yung mga matatanda sa iglesia at gustong-gusto kong itanong, ano po ba ang mga pagbabago? Ah, Pastor, dati yan maalikabok yan. Dati yan bundok yan. Dati wala yan. Ngayon ay nagbago na. Kung titingnan natin ang bawat paligid natin, marami na nga pagbabago. Hindi lamang mga kalsada, kundi ang mga sasakyan. Kung ang dati ang sasakyan natin ay kariton, ngayon po ay may makina na. Ang mga bahay, dati ay pawid, ngayon ay puro konkreto na. Kahit ang mga itsura ng mga tao, nagbabago din. Dati, makikita mo, bata, cute siya. Paglaki niya, matanda na. Dati ang kulay niya maputi. Ngayon, medyo umiitim. Kung dati maitim, ngayon, saksaka ng itim. Kung dati, malago ang buhok. Ngayon, shaggy na lang, shaggy. Harabo, sabi nila. Anyway, marami mga pagbabago. Ano po, nakikita natin na marami ang pagbabagong nakikita natin. Naniniwala ako na ang pagbabago ay nag-umpisa mismo sa atin. Dapat ang pagbabago ay mag-umpisa sa atin. Kung gusto natin ang pagbabago sa ating pamumuhay, sa ating lipunan, sa ating bayan, ito po ay dapat mag-umpisa mismo sa atin. At nakatutuwa, pag mayroon tayong nakikitang bago, mayroon tayong nakikitang pagbabago, natutuwa po tayo. Diba ang isang bata, kapag sa maraming taon na hindi natin nakita siya at biglang lumapit sa atin, ay, ikaw ba si ganito? Dati, maliit ka. Ngayon, panda ka. Yeah, maliit ka, ngayon lumaki. Parang kakaiba. Diba? Ay, laki-laki mo na. Ang ganda lalaki mo. Ang ganda mo ngayon. No? Dati, ang kinis-kinis. At natutuwa tayo kapag nakikita. Isang kagandahan dito, natutuwa tayo sapagkat hindi siya nanatiling bata, hindi siya nanatiling sanggol. Katulad ng ating Panginoon, hindi naman nanatiling sanggol ang Panginoon. Nabasa po natin doon, ang bata'y lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa Panginoon, sa harapan ng Diyos. Sabi nga, Jesus grew physically, spiritually, and mentally. Jesus became strong. Mga kapatid, hindi naman mahirap ang mga hakbang ng paglagong espiritual na katulad ng Panginoon. Sa bahagi po natin, ano, sa bahagi natin bilang mananampalataya, upang tayo ay lumago spiritually, minsan, tanong natin ang ating sarili, gaano ba tayo kadalas manalangin? Tulad ba tayo ni Daniel na 3 beses na nanalangin na ang kanyang panalangin ay consistent? Minsan kasi iba-iba, paiba-iba yung panalangin natin. Yung way ng panalangin natin o yung mga oras ng panalangin natin. O minsan nakakalimutan natin manalangin.
upang lumago tayo sa ating espiritual na pangangailangan, tanong natin sa ating sarili, nananalangin pa ba ako ngayon? O gaano ba ako kadalas manalangin? Umatid ba ako ng mga gawain ng iglesia? Sa bahagi natin, malaki po ang magagawa po niyon. Ngayon, kung sasabihin natin, pwede ba, Pastor, ang Diyos na lang ang magbago sa akin? Pwede. At mayroong paraan din na ginagawa ng Diyos para mabago tayo. Sabi doon, God uses His tools for us to grow. His Word, His Holy Spirit, and circumstances. Ang unang gagamitin ng Diyos para mabago, para lumago tayo sa ating espiritual na pangangailangan, unang-una ay ginagamit niya ang kanyang salita. Ngayon, kung hindi ka nabago dahil sa kanyang salita, kailangan mo ng Holy Spirit para mabago dahil hindi mo kayang baguhin ang iyong sarili. Ngayon, kung wala pa rin nangyari, ginamit na ng Diyos ang kanyang salita, ginamit pa rin ang Holy Spirit, may mga pagkakataon na gagamit siya ng mga pangyayari sa buhay natin upang mabago tayo. May mga bagay na mangyayari sa atin na minsan hindi natin alam na mayroon palang aral, mayroon pala tayong mapupulot na isang aral na siyang magbabago sa atin, gaano man ito kahirap. May mga pagsubok na dumarating sa atin na kung minsan hinahayaan ng Diyos na mangyari ito dahil gusto niya mabago tayo. Baka dumating yung panahon na tayo ay mapagmataas na, gagamit ng Panginoon ng isang bagay na maaaring daan ito para magpakababa ka. Ang Panginoon, Jesus learned obedience through what He suffered. And learning obedience is definitely an aspect of spiritual growth. Nakita natin, si Jesus ay hindi naging bata, kundi siya ay ito ay lumaki at naging malakas. Jesus was full of wisdom. Nakita natin ang Panginoon na nakaupo siya. Nakaupo siya doon, nakikipag-usap siya sa mga guro. At sa kanyang pakikipag-usap, talagang nakikinig siya. At habang nakikinig siya, nagtatanong siya. Tatlong araw siyang naroon, hinahanap siya, ng kanyang mga magulang. At ang mga taong naroon ay namangha sa kanyang karunungan. Mayroon siyang pambihirang karunungan. Kakaiba. Sabi nila, aba, hindi ba ito yung anak ng karpintero? Pero ang galing, dahil sa kanyang pakikinig, nag-aaral siya. Parang katulad ko rin. Noong ako'y nagpunta ng Saudi, doon ako na-born again. Pagdating ko sa probinsya namin, nagtuturo ako. Aba, sabi ng mga dati kong kainuman, aba, kakaiba na sipod ngayon. Dati, nagpapastol lang ng baka yan. Pero ngayon, alam ko, nagtuturo na. Dati, umiinom yan. Ngayon, tanggero na. Ano? Sabi, dati, kakaiba na ang kanyang sinasabi. Iba na. Dahil sa kaalaman, nagkaroon ka ng karunungan. Wisdom is different from knowledge. Ang karunungan ay kaiba sa kaalaman. Wisdom is applied knowledge. Ginagamit ng karunungan ang kanyang kaalaman. Kaya sinasabi, bakit napakarunong nito? Kasi mayroon siyang alam. Hindi ka magkakaroon ng karunungan kung wala kang alam. Nung pumasok kami sa seminaryo, sabi ni Pastor Adol, pag pumasok ka sa seminaryo, tanggalin mo lahat yung alam mo dyan sa utak mo. Ha? Hindi totoo yan. Pag pumasok ka sa seminaryo, wala kang alam. At totoo nga naman, kapag pumasok ka sa seminaryo, isipin mo na wala kang alam. Hindi naman sa wala kang alam, kundi isipin mo na wala kang alam. Dahil kapag may alam ka, pumasok ka doon, kapatid, lalabas ka doon, wala kang natutunan. May alam ka na pala eh, ba't pumapasok ka pa doon? Isipin mo muna na wala kang alam. Para nang sa ganun, mayroon kang matutunan. At paglabas mo, mayroon kang karunungan. Kaya naging marunong ka, dahil mayroon kang alam, nakatulad ng Panginoon. Sabi, God's blessing were upon him. Ano yung blessing ng Panginoon? Ginawa niya ang kanyang ministry at sumakanya ang banal na espiritu
ito ay ang presensya ng Diyos. Mga kapatid, kung papasinin po natin, ano, malaki ang pagbabago ng Panginoon sa umpisa ng kanyang ministry. Nung siya ay bata, mawiwili ka sa kanya. Pero, bagamat maganda o kahanga-hanga ang umpisa na nakita natin ng Panginoon, mas higit na maganda ang ating nakita sa huling tatlong taon niya. What Christ did at the end of His life is more important than what He did in the beginning. Mga kapatid, sa pagbabago, maaari mong maikumpara ang simula at ang tapos, at ang pagtatapos. Pwede mong ikumpara yung, nung nag-umpisa ako, ganito. Nung natapos ako, ganito. Maaaring sa pag-umpisa mo, mahina. Pero nung pagdating mo sa katapusan, lumakas ka. Maganda ang pagbabago. Ang sabi nila, mas masaya ang Pasko. Mas malungkot ang mahal na araw. Mas masaya ang Advent. Mas nakakalungkot ang Lenten. Pero sa totoo, mas mahalaga ang mahal na araw kaysa Pasko. Ah, bakit ganun? Mas mahalaga ba? O mas importante ba? Hindi ko sinasabing hindi mahalaga ang Pasko. Pero minsan nagtatapos sa isang tagumpay, sa isang maganda. What Christ did at the end of His life is more important than what He did in the beginning. Kung mapapansin ninyo mga kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo nagsimula sa bata. Pero hindi natin nabasa dito ang kanyang pagiging binata. Nabasa na lang natin sa apat na ebanghelyong ito, yung pagtatapos ng kanyang tatlong taon. At ito ang isinulat dito. Hindi ba sinasabi ba natin na hindi mahalaga yung kanyang pagiging binata? Mahalaga. Pero binigyan importante ng Bibliang ito ang kanyang huling tatlong taon sapagkat ito ang pinakamahalaga. Minsan, pwede natin sabihin, would you agree that the end is better than the beginning? Minsan, sa kabilang banda, tama, Pastor. Minsan, maganda yung nangyari sa pagtatapos kaysa doon sa pag-umpisa. Pero hindi lahat ng puntos ay ganun. Bakit? Minsan kasi, hindi lahat ng umpisa, kapag nanonood ka ng sine, nagtatapos sa magandang ending. Ganun din. Kapag minsan, nag-umpisa ka sa malaking pera, nagtatapos ka sa kakaunting pera. May mga pagkakataon din na noong una, nung naglalaro ka, ano, sa basketball, sa umpisa, nananalo kayo, pero sa bandang huli, hindi rin pala kayo umabot sa final. So, hindi lahat ng punto, hindi lahat ng bagay. No? Hindi lahat ng bagay, ang katapusan ay mas maganda kaysa dun sa umpisa. Pero mga kapatid, tatanungin ko kayo, sa buhay ng Kristiyano, in a Christian life, if we remain faithful to God, then the end will be better than the beginning. Kapag faithful tayo sa Panginoon, ang pinakamaganda sa buhay Kristiyano ay dun sa panghuli. Kung tingnan natin mabuti, nag-umpisa ang 2013, noong January. Maaring noong umpisa ng taon, hindi ka marunong manalangin. Pero ngayon, magtatapos ang taon, marunong ka ng manalangin. Kung dati hindi ka marunong kumanta, pero ngayon nagtatapos ang taon, marunong ka ng kumanta. Kung dati, noong mag-umpisa pa ng taon, hindi mo maintindihan ang sermon ni Pastor. Kahit nakikinig ka, hindi mo naintindihan. Nagtapos ang taon, hindi mo pa rin naintindihan. Naintindihan mo na, naunawaan mo na, kakaiba na. Ibig sabihin mga kapatid, mayroon ng magandang pagbabago. Mas maganda yung huli. Ngayon, at the end of this year, 2014, has our relationship with Jesus improved? Isang tanong, yung relasyon ba natin sa Panginoon pagtapos ng taong ito ay napabuti o napasama? May nagbago ba sa ating relasyon sa Diyos? Nag-improve ba? May improvement ba? O nanlalamig tayo? Lalo ba tayong napalapit sa Diyos o lalo tayong napapalayo? Nung nag-birthday ako ng 2013, tinawag ko lahat ang aking mga kaibigan. Ang sabi ko sa kanila, yung mga birthday wishes yan sa akin,
Huwag puro mga strength. Huwag puro positibo. Sabihin nyo naman yung mga weakness ko para ma-improve ko. Para sa akin din yun. Sabi nung isa, oh, sige pastor, ako una. Sige, tumayo ka. Ah, dahil birthday mo, pastor. Si pastor ay masayang kasama. Pangalawa, si pastor ay masayang kasama. Ah, yung pangatlo, si pastor ay masayang kasama. Masayang kasama. Ah, sige, sabi ko, yung weakness ko, ano ba yung mga bagay na dapat kong improve? Ah, pastor, sabi niya, pastor, kapag nakikipagkamay ka naman sa membro, medyo nakangiti ka. Higpitan mo. May nagsabi sa akin yan. Ano ba? Sabi niya, pastor, huwag kang masyadong mapagbiro sa pulpito. Ah, ganun ba? Ah, sige. Ano pa? Pastor, pag tumayo ka, pwede bang mag-street body ka naman? Nababaluktot ang katawan mo. Ah, ganun ba? Oh. Tinag-sermon ako. Pagkatapos ng sermon, ang nag-evaluate sa akin, yung misis ko. Ayan, si Sally na dyan. Naririnig niya. Sabi ko kay Sally, Ma, kumakain kami. Ano masasabi mo sa sermon ko? Sabi niya, maiksi. Ano pa? Bitin. Ano pa? Lakong naintindihan. Ano ba? Ano ba itong tinola mo? Sabi ko naman. Meron bang tinolang walang luya? Ayoko na kumain. Sayo na. Sayo yung mga para ma-improve. No? May, alam nyo mga kapatid, kami mga pastor nyo, kaming mga manggagawa ninyo, tumatanggap din kami ng mga suggestion. Tumatanggap kami ng correction. Tumatanggap kami ng mga advice. Hindi kami perfect. Sabihin ninyo kung anong mga bagay na makikita nyo mag-i-improve pa kami. Kasi pag napunta kami sa ibang simbahan, akala namin okay na kami. Pala maraming mga bagay na weakness na kailangan naming baguhin. At the end of this year, 2014, has our relationship with Jesus improved? And then, at the end of this year, 2014, has our relationship with brethren improved? Pagkatapos ng taong ito, kung dati nung unang taon ng January, wala kang kakilala, ngayon magtatapos ng 2014, may kakilala ka na ba? O di kaya, nadagdagan ba ang pagmamahal mo sa iyong kapwa? Yung relasyon mo sa kapwa mo tao, napalapit ba tayo sa isa't isa? O baka naman, nawawatak-watak tayo? Diba united tayo? Baka nawawatak. Tingnan natin mabuti. Nag-i-improve ba? Mas maganda ba yung pagtatapos ng taon? O mas maganda yung umpisa? Marami ba tayong naging kaibigan? O marami tayong naging kaaway? Ngayon, kung hindi mabuti, kung hindi nag-improve, kung hindi nagiging hindi maganda, may mga gawa tayo ng mga hakbang. Gumawa tayo ng mga hakbang na mas ma-improve pa natin. Alalahanin natin mga kapatid na habang nadadagdagan ng taon, nadadagdagan din tayo ng taon, tumatanda din tayo, at anumang bagay na nagawa natin sa nakaraang taon, hindi na natin ito mababago, hindi na natin ito mauulit. Kung ano yung nagawa natin nitong nakaraang taon, hindi na natin maibabalik yon. Kaya kung mayroon tayong magagawang mabuti sa ating kapwa, gawin na natin ngayon. Sabi nga, I expect to pass through this world but once. Any good therefore that I can do or any kindness or abilities that I can show to any fellow creature, let me do it now. Let me defer it or neglect it, for I shall not pass this way again. Inaasahan kong ako'y magdaraan nang isang beses lamang sa mundong ito. Kung gayon, anumang mabuti o kabutihan na magagawa ko o kakayahan na maipapakita ko sa aking kapwa nila lang, gagawin ko na ngayon. Hindi ko ipagpapaliban o pababayaan papagkat hindi ko na muling daraanan ito. Ang pagtatapos ng buhay ng Panginoon ay mas makabuluhan kaysa kanyang pagsilang. Nawa mas nai-improve pa tayo, mas gumaganda pa habang nagtatapos ang taon. Lalong gumaganda ang pagbabago na nangyayari sa buhay natin. Amen po. Magandang umaga po sa inyong lahat.
Purihin po ang ating Panginoon sa mabiyang hamon sa ating mga buhay at patuloyin dito sa atin ang kagalakan. Sa ating paghahandog, magbigay kayo at kayo bibigyan ng Diyos, susuntakal, siksik, liglig at umaapaw pang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit nyo sa iba ay siya rin gagamiting panukat sa inyo. Sige, tundiwa, may kagalakan po nating ipagkalamang mga ikapo, pag-ibig, pangako at pasasalamat. Narito po, Diyos, ang mga kaloob ng inyong mga anak, mga handog na mga ikapu, pangako at pasasalamat. Dalangin namin na ito'y maging bahagi sa mga gawain na lalong magpapaunlad ng inyong paghahari sa buhay ng maraming tao. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak sa ngalan ni Jesus. Amen. With mockings.
born and the crown of thorns, they bore it to Calvary. Oh, come to my heart, Lord Jesus, there is room in my heart for thee. Makakaupo po ang kapulungan. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mensahe na aming narinig ngayong umaga, na kung saan ang hatid nito ay hamon ng pagbabago sa aming mga buhay. Lord, tunay na kayo ang Panginoon ng kasaysayan, na patuloy na nangungusap sa lahat ng tao. Salamat, Panginoon, sapagkat nakilala ka namin bilang Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay. At dahil doon, binago niyo po kami. At patuloy na pinauunlad sa magitan ng mga pagbabagong nangyayari sa aming mga buhay. Panginoon, sa pagkakataong ito, masdan niyo po ang inyong mga anak, silang mga nakaluhod, nakaupo man o nakatayo, mayroon pong iba't ibang mga panalangin, kahilingan, tulungan mo po sila o Diyos. Inyo pong idampi ang inyong mapagpala at makapangyarihang kamay sa kanilang mga buhay. Maibsan ang anumang takot o pangamba. Mangibabaw, O Diyos, ang espiritu ng kagalakan, espiritu ng pag-asa, espiritu ng kapuspusan ng buhay. Panginoon, pagpalain mo rin ang mga nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan at maging ang mga nagdiriwang ng anibersaryo ng kasal. Patuloy mo pong ipagkaloob ang masayang buhay, ang kasaganaan, ang kapayapaan sa kanila. Ano man ang kanilang mga hinihiling, mga pangarap, tulungan mo po sila, O Diyos. At maging ang kalagayan ng buong daigdig ay nilalapit po namin sa inyo. Naway patuloy na magkaroon ng pagbabago sa mundong ibabaw. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. At ngayon, mga kapatid, sa ating paghayos sa mundo, napakinggan natin ang hamon ng mensahe, ang patuloy na ganap ng pagbabago sa ating mga buhay. At sa ganitong diwa, sumaatin ang walang hanggang pag-ibig ng ating Diyos Ama, pagpapatawad, pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo, ang di malirip na kapayapaan, kagalakan, at patuloy na kapangyarihan at presensya ng Diwang Banal, siyang sumaating mga buhay mula ngayon hanggang sa wakas. Amen. The mountain, over the hills and everywhere, go tell it on the mountain, our Jesus Christ is born. Amen.
Amen. Palakpakan at pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos na buhay.